Okay, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ito po yung bali karugtong nung last video natin tungkol sa pag-unbox, pag-assemble at pag-test nitong makina na to, Yamato Ordinary Sewing Machines. So yung last video natin, dito tayo bali natapos sa pag-test nitong makina. Meron to mga naging problema after natin ma-assemble nung tinetesting na natin. May problema siya rito sa tension assembly. Ayaw mag-release ng tension pag inaangat kong unlifter. Ngayon, okay na. Tapos yung pressure put niya, malaki ang kalog. Pagano ng kalog niya. Kaya pala, ito palang kanyang tension knob ay masyadong nakataas. Kaya yung shafting niya sa loob, yung shaft, yung pressure bar, hindi nakashoot dito sa thumb screw. Kaya, kumbaga, yun yung pinaka-guide ng pressure bar. Naging bushing. Siya na rin yung naging bushing sa taas ng pressure bar. Kaya, masyado siyang mataas, natanggal siya sa pagkakashoot dun sa bushing. Kaya, kumakalog itong pressure bar. Inayos natin yun. Binabalang natin itong kanyang thumb screw. Sumunod na naging problema, ano ba? Ayun sa ngipin. Bali, yung ngipin niya masyadong nakapusog papunta ron sa likod. So, in-adjust lang natin paharap para kung sakali man na itong stitches niya ay na-adjust sa pinakamalaking stitches, ay hindi tatama dun sa likuran ng throat plate yung ngipin. Kasi pag tumama yun, habang tumakbo, lalo mabilis ang takbo niya, maingay yun. May masisirang pyesa, baka yung ngipin or yung kinakabitan ng ngipin. Sigurado yung plato masisira din. Tapos isa pa, nung pinatakbo natin, ayaw umusad yung tela. So, nangyari, napansin ko rin, yung ngipin pala nakalubog. Tinaas natin. Sinet natin yung tamang height ng ngipin para umusad yung tela. Kasi kung nakalubog ang ngipin, hindi uusad yung tela. Hindi niya makakamot. Ngayon, nung pinatakbo na natin, nung tumakbo na siya, umusad ng tela, napansin naman natin, ito yung tahi niya, maganda. Sa unang tingin, maganda yung tension, pero meron siyang mga laktaw ito. Meron siyang portion na may laktaw. Tsaka dito, banda rito, ito may laktaw din. Oh. Parang yung mga unang hakbang niya, may mga laktaw. So, hanggat ma-realisin natin yung laktaw, bakit laktaw siya? Dudugtungan muna natin ang sinulid. Yung sa mga hindi nakapanood nung unang video, pwedeng panoorin nyo muna para may idea kayo kung paano naayos itong makina. Kasi bagong-bago siya, may problema na kagad. So hindi ko sinasabing pangit itong makina kasi meron namang mga ganitong makina na kapag open nyo at pag-assemble nyo pa lang, ay okay naman. Ito lang siguro na tsempohan na actually matagal ko nang stock tong makina na to. At ito nabibili to sa maraming nagbebenta nito online. Meron itong nabibili sa Shopee. Meron ding nabibili sa Lazada. At pwede nyo rin tong bilhin sa mga sewing machine shop. Tayo natin patakuin ulit. Oops, yun o. Malaktaw siya. Pero ito yung tunog niya. Tama lang yung tunog ng makina. Hindi siya maingay. Pero napansin ko lang, nung pag nag-i-edit ako ng video, parang maingay ang dating niya rin sa sa video. Pero sa actual, hindi mo pa masasabi na talagang maingay siya. Normal lang yung ingay niya. Pero kung i-compare siya sa mga sinaunang singer na sewing machine, mas tahimik talaga yung mga dati, yung mga made in US, made in Great Britain. Tapos meron pa yung huli, yung mga made in Japan. Mga ano yun, mga talagang tahimik na makina. Kaya no, naglalaktaw siya. So ito, kinakamay ko lang. Ayan, naglaktaw na naman.
titingnan natin yung tahi niya rito sa likod. Ayun nga, may laktaw nga siya. So, hanggat ma-realize natin yung laktaw niya. Okay? Alisin muna natin itong kanyang tela. Tanggalin natin yung presser put. Isilipin natin yung timing. Timing ng karayom. Doon sa shuttle hook. Yung unang video nito, pasensya na po, sobrang haba noon. Alam ko marami sa inyo na hindi na tinapos ang panonood noon, pero kung tatapusin niyo ang panonood noon, marami rin kayo matututunan, na kasi may mga nakasingit doon kung paano ko inayos ito, tension assembly, kung paano ko inayos itong thumb screw dun sa problema niya sa presser bar, kung paano ko in-adjust yung ngipin. Pero huwag kayong mag-alala kasi gagawa pa ako ng mas detalyadong video tungkol sa pag-aayos ng bawat part na yan. So ngayon ito, itong nangyayari sa kanyang timing. Malinaw kaya ito? Hindi ko sure kung malinaw eh. Ayan, paglubog ng karayom. Ayan, habang nalubog, yung shuttle hook sa ilalim, pumuposisyon para sungkitin niya yung sinulid na maglo-loops, yung sinulid ng karayom. Kasi kailangan mag-loops yung sinulid ng karayom at yun ang susungkitin ng shuttle hook. So, mukhang advanced yung timing ng shuttle hook. Ayan, hindi siya masyadong nakadistansya sa karayom. Eh, blurred pala. So, parang ginawang condition na natin sa ganitong angulo. Video ngayon. Ano? Pero this time, siguran natin na malinaw yung kuha para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko tungkol sa timing ng makina. So, ngayon, ito yung ano, simulate lang natin yung problema ng makina. Bali, inulit ko lang. Ito yung original na timing, kaya naglalaktaw. Papakita ko lang sa inyo dito sa angulo na to. Ito yung bumababa na yung karayom. Yung shuttle hook na yon, kung mapapansin nyo, pumuposisyon na sa likod ng karayom. Tapos, sa time na nandun na sa pinakababang position yung karayom, which is, ito na, yan. Kung mapapansin nyo yung shuttle hook, yung tools ng shuttle hook, medyo nakadikit pa sa karayom. So, dapat ang distansya nun sa karayom, naka-atras pa siya ng at least mga 3 mm. Ito kasi halos 1 mm lang ang distansya niya sa karayom eh. So, medyo advanced ang tawag dito, advanced ang timing niya. So, i-adjust natin yung dapat para umatras ng bagya yung shuttle hook. Kasi kung papatas na yung karayom, mapapansin niyo yung shuttle hook sumusungkit na kagad. So, wala siyang masusungkit na sinulid kasi yung sinulid ng karayom hindi pa nakakagawa ng loops. Kasi pagpataas na yung karayom, gagawa na ng loops yung sinulid. At yung loops na yon, doon shushot itong yung tulis ng shuttle hook para makuha niya yung sinulid ng karayom. Yan, pagtaas niya, ganyan, wala siyang makukuhang loops ng sinulid, kaya naglalaktaw yung tahi. Ulitin natin, paglubog ng karayom, poposition yung shuttle hook dun sa likod. Tapos, pagka yung time ng paakyat na yung karayom, ayan, hindi pa nakagawa ng loops yung sinulid, sumusungkit na itong shuttle hook, kaya wala siya nakukuhang sinulid. So, ganun ang nangyayari, kaya naglalaktaw. Bibigyan ko pa kayo ng isang mas magandang angulo, tatanggalin natin yung ngipin. Alisin natin itong ngipin. Para makita niyo na maayos yung nangyayari sa ilalim.
Okay. So, ayan yung karayom. Nalubog. Yung shuttle hook nasa ilalim. Pumuposisyon. Pag-akyat ng karayom, sumusungkit ka agad yung shuttle hook. Kaya wala siya nakukuwang sinulid. Kasi hindi pa nakakagawa ng loops na sinulid yung karayom. Dahil masyadong maaga sungkit nitong shuttle hook natin. Ayan o. Okay. So, ang gagawin natin, itong shuttle hook, ia-atras natin. Siguro ya. Ayan, ia-atras natin yan ng at least mga 2 to 3 millimeters para makagawa muna ng loops na sinulid yung karayom. At yun ang susungkitin na itong shuttle hook natin. Paano natin i-adjust yan? Okay, sige. Iangat natin itong makina. Okay. Kung mapapansin nyo, ito yung part na nagdadala sa shuttle hook. Kakalasin na lang natin dito sa ilalim para makita nyo. Tanggalin natin tong shuttle cover clip. Ito yung shuttle cover. Tapos may iwan na ngayon yung shuttle hook. Tapos kung mapapansin nyo, pag tinanggal natin tong shuttle hook, ang naiwan na lang ay ito. Hindi mo matatanggal yan kasi yan yung nag-drive ng shuttle hook. So, siya ay nagpapagalaw ng shuttle hook natin. Ang kilos niya, pag inikot ko tong hand wheel, ganyan lang. Para lang siya nagsishuttle. So, yan. Nakakonekta yan dun sa shafting na makikita nyo ron sa gitna. So, yung shafting na yun, ang nagpapagalaw naman dun ay so, ito yung shafting. Nagpapagalaw dyan ay ito. Itong pyesa na to. Ano ba? Ito, itong pyesa na to. Tapos yung pyesa na yan, meron siya ritong slide block. Itong slide block na to, nag-i-slide dito sa tinatawag na kalembang. Ito. So, bawat kilos nun, kumikilos din to, itong pyesa na to. Pag kilos nito, yun din ang kilos ng shafting. Para kumilos din tong shuttle drive. Pag kilos yung shuttle drive, kikilos yung ating shuttle hook. So, ayan. Kailangan nating i-adjust kung meron lang sana ritong screw. Ayan. Kaya lang nakapin nito eh. Ito, nakapin. Meron siyang pin. Tagusan yan sa kabila. So, kung screw lang sana yan, pwede na tayo dyan mag-adjust para ma-adjust natin yung shuttle drive. So, dito tayo ngayon mag-a-adjust sa kabila kasi ito, screw type. Ayan, pwede natin itong luwagan. Pag naluwagan natin, bibitaw siya, bibitaw yung kapit niya rito sa shafting. Ma-adjust natin yung shafting para ma-adjust natin yung position ng shuttle hook natin. Okay? So, ngayon, gagawin natin. Lalagay muna natin yung shuttle hook para makita natin yung position ng karayom. Ito, mas magandang view to kesa kanina. Makikita nyo kung paano ang laro ng shuttle hook at saka ng karayom. So, iikutin ko yung hand wheel. Sisimulate natin yung kilos nila. Paano nasusungkit ng shuttle hook yung karayom. Este, yung sinulid ng karayom. Ngayon, lulubog ang karayom. Paglubog ng karayom, yung shuttle hook natin pumuposisyon na sa likod ng karayom. So, pag-position niya, ayan, kulang pa nga, oh. Actually, kasi ito naman, pumapalo pa to, eh. Yung shuttle hook, eh, gumaganyan pa yan. Ayan. So, pagpalo niya pa ganyan, nandun siya sa likod ng karayom. Yung karayom naman, umaakyat na yan. Pag-akyat niya, hindi pa siya nakakagawa ng loops, sumusungkit na tong shuttle hook. Kasi masyado siyang advanced. Kaya, wala siya nakukuhang sinulid. Yun yung cause kaya naglalaktaw. Okay, ulitin ko lang. Ibabalik ko na lang. Oh, ito. Lulubog yung karayom. Puposition yung shuttle hook sa likod. Tapos pag-akyat ng karayom, wala makukuhang loops yung, ano,
yung shuttle hook, kaya lalaktaw. So ngayon, i-adjust natin yung position ng shuttle hook. Luwagan natin itong tinuturo natin pyesa kanina, dahan-dahan lang para hindi malaglag yung shuttle hook kasi walang nakakabit na shuttle cover. Luwagan nyo lang to, sakto lang para maikot natin itong shafting. Itong shafting, iikutin natin siya pa ganon. Kumbaga, pag nakaganon ang position niya, iikutin natin siyang pa ganon. Ipipihit natin siya pa ganon, para itong ating shuttle drive ay sumunod. Okay. Hawakan ko lang yung shuttle hook kasi baka kumilos. Pero siguro baka dito ako hawak para ito ang hindi kumilos, hindi sumama. Ayan. So, konting-konti lang. Tapos, medyo higpitan natin ito ng bagya. Tingnan natin kung ano ng position ng shuttle hook. Okay. Nabalik ko lang yung hand wheel. Ayan na, nagkaroon na ng distansya. So, ayan, paglubog ng karayom, ang tulis ng shuttle hook, siguro nakadistansya ng 2 mm or more dun sa karayom. So, kapag paakyat na yung karayom, makagawa na siya ng loops bago sumungkit itong shuttle hook. So, makukuha niya na yung sinulid. Okay. Taas ko lang ng konti yung angulo ng camera. Ayan. So, ulitin ko yung motion, ha. Yung pababa pa lang ang karayom. Ito, pababa yung karayom. Yung shuttle hook pumuposition sa likod. And then, pag akyat ng karayom, ayan, point na yan, makakagawa na siya ng loops. And then, itong shuttle hook, kikilos, susungkitin niya na ngayon yung sinulid. Makukuha niya yung sinulid kasi meron na yan sapat na loops para masungkit niya. Ulitin ko lang, ha. Ayan, lubog yung karayom. Pumosisyon na yung shuttle hook. Pag angat ng karayom, gagawa siya ng loops. Susungkitin na ngayon ng shuttle hook. Okay, so sa timing na to, malamang tumahi na siya at malamang pala mawala na yung laktaw. Pag na timing nyo na ng ganyan, pwede nyo nang higpitan itong umiipit sa shafting. Tapos ang paghigpit nito, tamang-tama lang kasi ang pyesa na to, ipit type lang to eh. Iniipit niya lang itong shafting. Kasi pag sinobrahan nyo to, mabibiyak tong pyesa mismo. So magpapalit ka ng pyesa. Katamtama lang dapat ang higpit sa ganitong klase mga pyesa. Ayan. Bahan natin yung makina. Silipin natin ngayon dito sa ibabaw. Oops, teka lang. Kabit muna pala natin yung shuttle cover. Tapos, tsaka natin silipin sa ibabaw kung ano na itsura ng kilos ng mga pyesa, mga distansya. Okay, malinaw kaya? Ayan. So, ngayon, ito, simulan ko ulit sa paglubog ng karayom. Paglubog ng karayom, lumulubog pa yung karayom, yung shuttle hook, pumuposition na sa likod ng karayom. Tapos, sa time na paakyat na yung karayom, kung mapapansin nyo yung distansya ng dulo ng shuttle hook sa karayom, saktong-sakto lang, mga 2 to 3 mm. Pag paakyat na yung karayom, gumagawa na ng loops yan sa sinulid. Sakto na yon yung loops na ginawa niya sa sinulid. Yun na ngayon ang susungkitin na itong ating shuttle hook. Kaya magkakaroon ng tahi. Isa pa. Ayan. Ayan. Okay, perfect yung timing na to. Ngayon, testing natin. Kakabit muna natin yung kaniyang throat plate. Okay.
Kaya natin itong kanyang pressure foot. Okay. Kanyang bobbin case. Ilalim. Okay. Set natin yung kanyang belt. Tapos ito tayo ngayon sa thread guide. Ito po lang karayom na to, yung dati pa na yung nakakabit talaga nakasama dito sa makina. Minsan kasi itong karayom may problema na kagad. Minsan baluktot, minsan na magaspang, kaya pag pinatahi niya yung makina ayaw tumahi. Oops. Ito dapat aware ho kayo rito kasi minsan pumupulupot talaga yung sinulid dito. Ayan. Kaya sa pag-start pa lang ng tahi ay ano na, nagpapatid na. Ayun, unang tusok ng karayom, walang laktaw. Pangalawa, wala. Pangatlo, so patatakbuhin natin. So yun ang tahi niya. Ito, ang pinakahuli. Ito, ayan. At ang ilalim niya, may buhol lang sa ilalim. Siguro yung mga sobrang sinulid yun ng ano, bobbin case. Pero yung laktaw wala eh. Pasada pa natin sa pa. Maganda yung starting niya. Walang laktaw. Hindi ka tulad kanina. So, yan yung ibabaw. Tapos, ito yung ilalim. So, wala nang laktaw yan. Maganda yung timing eh. Isa pa. Okay. Wala nang laktaw. Okay, maganda na tahi niya. Wala nang kalaktaw-laktaw. Hindi ka tulad kanina, ito. Yung mga naunang pasada, may laktaw. Mahirap kasi pag may laktaw na ganyan. Ngayon, ito kasing tela na to, maong. Tatry natin ngayon siya patahiin sa malambot na tela kung maglalaktaw pa rin. Kaya baka kailangan pa natin mag-adjust ng timing. Kukuha lang akong malambot na tela. Okay. Ito po yung tela, ang tawag daw dito, chalice. Chalice. So, para siyang yung mga uniforme ng mga sa elementary school. Okay, patatahin natin dyan. Malambot to compared dito sa maong. Titingnan lang natin kung anong performance niya sa tela na yan. So yun, maganda tahi niya. So ito medyo kulubot siya kasi malalaki ang hakbang. Pag ganitong tela nyo, ang tawag dito, manipis at malambot, pwede nyo palitan yung hakbang ng makina. Adjust nyo ito kasi ito sagad na pinakamalaki. Medyo palitan nyo yung hakbang ng makina. Yan, mga ganyan. Para maiwasan yung kumulubot yung tela.
Mas maganda itsura pagka masinsin. Basta manipis yung tela. Ayan, magandang sa ilalim niya. Naka-tension din ng maayos. Ngayon naman, hahanap pa tayo ng mas malambot na tela. Kasi minsan nagtatahirin tayo ng mga spandex or yung mga ito yung parang mga telang pang gown. Ito malambot ito na para siyang stretchable. Cotton spandex yata tawag dito. Pasensya na po, hindi ako nagtetela. Pero dati kasi ilang piraso lang ang pangalan ng mga tela. Ngayon po, napakarami na. Okay. Subukan natin patahin dito sa... Ito, stretchable ho to, malambot. Kailangan nung sa ganitong tela, hindi rin siya maglaktaw. Okay. Tapos, medyo, since na ito, stretchable, medyo lalakihan din natin ang hakbang niya kasi... masinsin na yan, tapos stretchable pa yung tela, magiging super sinsin ang kalalabasan yan. So medyo lalakihan natin yung kanyang hakbang. Okay. Po yung tahi niya. Spandex na po yung tela na to. Ayan sa ilalim. Okay, so na-timing natin na maayos yung makina. Testing na lang natin isa pa. So ito sa... Kung makakabili kayo nito sa halagang 5,000, online man yan o sa mga shop, hindi na ko kayo lugi doon. Panalo na akong presyo na yun, lalo na kung makuha niya mas mababa pa. Kasi ito, parehong-pareho ng pyesa ng singer. So kung masiraan kayo ng pyesa, may mabibili kayo, available, at saka madali lang ito i-maintain. Madali lang din ayusin pag may nasira. Ayan, okay. Walang laktaw sa ilalim. Ang tahi niya sa ilalim, walang laktaw, maganda. So okay. Okay to pang hanap buhay at saka pang ano, pang bahay. So sa susunod na video naman, abangan nyo ulit sa pag-ayos naman ng ibang posible maging sira nitong makina. Just in case na ginagamit niya yung makina along the way, may masira. So, yung mga possible na pwede maging sira niya, yun ang didiscuss natin. Okay, bye-bye na po muna. Salamat sa panonood.